Grabe, no? Sobrang karumal-dumal ang ginawa sa babaeng ito sa video niya. So makikita nyo yung pag-dismember ng katawan niya, tapos yung pag-alis ng kanyang laman-loob. Grabe, hindi mo talaga masikmura na panoorin yung video. Kaya pag-uusapan natin ang 5 facts kung sino nga ba ang babaeng ito sa video. Hindi mo talaga masisikmura kung paano nila na-dismember or na-mutilate ang katawan ng babaeng ito. And hindi mo talaga kaya na panoorin, lalo na kapag medyo sensitive ka sa mga gross na video or yung mga gore. Kaya naman, pag-uusapan natin kung sino ba talaga ang babaeng ito. Kaya, without further ado, let us now start with number 1. And she is... Ayan yung script ko. Maria Camila Villalba Espitita. So, yan po yung pangalan niya. And this is her picture. So, kung makikita nyo, yung pangalan niya is Pinoy na Pinoy, no? Lalong-lalo na at na-derive yung mga mostly na pangalan ng mga Pinoy sa Spanish names. But then, kung titignan mong mabuti, mukhang parang hindi siya taga dito, no? And yes, hindi po siya taga dito because she is from Caucasia, Antioch, Colombia. So, she is a 17 years old Colombian na babae. So, siya po yung babae na nasa video na kung saan kumakalat all the way sa internet, especially sa mga social media websites and sa dark web. And I believe na upload ito sa dark web na kung saan may mga netizens na nakadiskubre ito at pinublish nila sa mass media or sa social media. So yes, she is a Colombian and nakakalungkot talaga yung nangyari sa babaeng ito. And now, number 2 naman is siya ang isang kaso ng missing persons. So parang similar din sa atin kasi ang daming nawawalang babae na kung saan yung mga ibang ending is namamatay or wala ng buhay. Katulad sa kaso ni Jovelyn Galeno na very mysterious, no? So missing since September 3, 2022. And syempre bilang isang family member, hahanapin mo talaga yung nawawalang member ng pamilya mo, anak mo, sister mo. So siya po ay na-abduct. So kinidnap siya ng isang grupo, armadong grupo or grupo na meron siya, nagkaroon siya ng possible na atraso or alam mo na, pwede rin na andun siya sa wrong place at the wrong time. So ang daming possibilities, no? Pero isa siya sa mga missing persons since September 3, 2022. And so anong date ngayon? It's September 16, 2022. Kaya naman, kung makikita mo, ilang araw na siyang nawawala and ganyan yung video. Tapos, usually kapag missing persons is nire-report na or talagang naiaano natin, one day, 24 hours, tapos bago siya talagang ma-declare na missing person. Kasi nga, within the 24-hour period, baka mali mo, natulog lang yung isang babae or lalaki or tao sa kanyang friends or boyfriend, yung mga ganon. And pwede naman siyang umuwi. Pero kapag nawawala talaga siya after 24 hour, tapos wala siyang reply or wala kahit na anong sign, is yun na, pwede nang talagang i-declare as missing person. O diba? Kaya pasensya na guys kung medyo maingay kasi napaparenovate ang bahay. And number 3, eto na, ang disturbing video. Pero hindi ko ipapakita yung video kasi grabe. Talagang very barbaric yung pagkakagawa. Grupo ito ng paramilitary group na kung saan yung isang member is dinidismember or alam mo na, pinapatay yung babae habang yung isa naman is dinidismember yung kanyang mga organs. So, as in, hindi mo talaga sisikmurain yung the way na kinuha talaga yung organs niya sa loob ng kanyang tiyan. And nagtataka ako kung bakit ang daming may gustong manood ng video na ito kasi it is very disturbing and nagkakaroon ka talaga ng dizziness or emotionally, parang negative emotional impact kasi nga parang
apektado ka sa way na ginawa yung video and record tapos in-upload pa sa social media, and para a way for the group responsible for this particular na scenario na malakas sila, hindi sila basta-basta ang grupo, and dapat hindi dapat sila binabangga. So, yun yung message ng video, kaya yung grupo na yun is ginawa yung ganon, nakarumal-dumal sa babae, and meron pang ibang biktima. So, may isa pang victim, pero hindi as worst as yung babae na si Maria Camila. And yung lalaki naman na kasama nila is pinatong yung ulo niya sa isang stick. So, grabe as in. Nakakaloka talaga yung video na yun. Ayun. So, sino nga ba ang may sala dito sa may video na ito? Tsaka yung missing, yung ginawa kay Maria Camila? Ito po ay, yung number 4 is yung narco paramilitary group. So, ito po ay parang kumbaga cartel, if I'm not mistaken, cartel. Kasi narco paramilitary, it's a cartel group responsible for establishing their own territory sa area na yon para, alam mo yon, makakagawa sila ng laboratory, yung mga ganon, to produce illegal substances na ina-export nila sa ibang country para mag-profit sila illegally. So, ang group na ito is tinawag na El Negro Cristian, na I believe it is, if I'm not mistaken, ito po yung parang bagong emerging cartel sa part ng ito ng Colombia. And basing from history, Colombia is dealing with several, alam mo yun, yung group, if I'm not mistaken, yung FARC group. Tapos, these are groups responsible for pwedeng i-collapse ang isang gobyerno. So, nangyari yan before na kung saan ito yung isang group na naging problema ng Colombia. And buti na lang ngayon, medyo nagkakaroon na ng peace talks. However, meron yung mga ibang smaller groups na nabubuo and doing the same scenario, such as terrorizing the community. And ayun nga, isa sa mga naging biktima ay si Maria Camila, and makikita nyo naman the way na ginawa nila yung video na yon to provoke fear, ayun, and intimidation sa publiko. Ayan. Tapos, yung number 5 naman is, ito is considered a theoretical perception na kung saan makikita nyo sa pictures na parang there's something also about kay Maria Camila. Very daring yung kanyang mga pictures. So, ibig sabihin, medyo naano siya ng landas, lack of guidance. May kita mo talaga sa mga pictures niya na, ay, mukhang napaka-daring ng kanyang mga pictures, yung mga eksena niya sa buhay. So, mukhang nagkamali siya sa kung saan pagpili ng friends, na ang mga friends na ito ay nagpahamak sa kanya. And ang parents niya siguro, or yung mga immediate family members or close friends, ay parang medyo nagkulang ata sa pag-guide sa kanya. That's why yung kanyang decisions in life is minsan napahamak siya. And yun nga, nagkaroon siya ng decision in life na ipahamak niya yung sarili niya, such as possibly na being with a person from a certain criminal group or a person with criminal mind, mga ganon. Kaya, ayun, napasubo siya. She went to a place, sa wrong place, at the wrong time, na kung saan inabduct siya, and ginamit siya ng mga paramilitary groups or narco-military groups na ipakilala yung sarili nila as a new emerging group na pwedeng the next big thing na nagkakos ng harm, intimidation, and coercion sa community para maiwasan na hulihin sila or mag-intend na i-stop yung kanilang illegal na ginagawa, such as yung pagmamanufacture ng mga illegal substances. So, ano nga ba itong mga to? Yung mga cocaine, yung mga ipinagbabawal talaga na mga bagay na pwede kang mahuli, makasuhan, and baka yung kaso mo is
mapunta sa death penalty if proven guilty na you are carrying illegal substances. So, I hope na mahanap ng family yung katawan ni Maria Camila. It's because mukhang hanggang sa ngayon is yung video pa lang yung nag-surface and parang currently ongoing yung search and rescue operations para ma-retrieve yung katawan ni Maria Camila as well as yung mga iba pang victims ng mutilation, murder, or other forms of barbaric na nakita nyo naman dito sa video na as in, hindi mo talaga masisikmura yung the way na ginawa sa kanilang mga katawan and mukhang talaga na walang dignity yung kanilang pagkamatay. So, yes, they are really currently ongoing their search and rescue, especially sa mga authoridad responsible for ayan, hinahanap yung katawan. And praying for the family of Maria Camila Villalba Espitita, my prayers are with you and nakikipagdalamhati po ako sa inyong pamilya. So, yes, ito ang isang lesson sa atin na kung saan let's choose friends wisely. Wag na tignan natin yung mga background ng friends natin. Kaya if you have a friend na nagkakaroon siya ng problema sa kanyang background or nagkaroon siya ng history of legal dispute or nagkaroon siya ng criminal records, mas maganda na lang na iwasan mo siya kaysa masangkot ka sa mga problema ng friend mo. And mahirap na kapag mapapasubok ka. Kaya ladies and gentlemen, if you have any questions or suggestions, mag-comment down below kayo para sa mga reaction nyo dito sa video na ito. And you can also subscribe or follow me sa aking social media accounts such as sa Facebook page, Instagram, or TikTok, and even Twitter. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo is choose friends wisely and always stay safe. So that's it guys. I love you all. Mwah!